Hi everyone, welcome ulit sa channel ko. Matapos nating mapanood at marinig sa Raffy Tulfo, yung pag-uusap ni Jan Regala at ng kanyang dating asawa na si Aurina Manansala, ay nakakatuwang makita na maganda pa rin yung relasyon nilang dalawa. Si Aurina ang ina ng biological son ni Jan Regala na si John Paul Kiefer. At magandang balita rin na anytime soon ay magkakausap na rin siguro talaga itong si John Paul Kiefer at si John Regala. At nakita rin talaga natin kung gaano kabait itong si Aurina. Talagang tinutulungan niya si John Regala, lalo na sa kalagayan niya ngayon. So aside sa financial na tulong, nasabi nga rin ni Aurina na pinapunta niya na yung dati niyang yaya para alagaan si John. So kasama nung yaya yung asawa niya, so dalawang tao itong mag-aalaga ngayon kay John Regala, at si Aurina ang magpapasahod dito sa dalawang taong ito. Nakakatuwang isipin na ganun pa rin talaga yung malasakit ni Aurina kay John Regala. At yung tungkol naman sa isang lalaki sa Batangas na umano'y anak din ni John Regala, nakausap na rin ni Raffy Tulfo, although itinanggi ni John Regala na kilala niya yung nanay ni John Santos na si Vilma Santos. Well, maybe siguro din dahil sa karamdaman ni John at sa tagal ng panahon, di ba? Baka hindi na rin niya talaga maalala. At naitanong nga rin to ni Raffy Tulfo kung meron bang ma-recall si John Regala na naka one night stand niya sa Japan. At sabi naman ni John Regala ay wala daw, dahil pag every time na nasa Japan daw siya, ang kasama niya ay yung asawa niya na si Victoria Alonso. Ito na yung si Gina. Bale, ito yung pangalawang asawa ni John pagkatapos nilang maghiwalay ni Aurina. Pero hindi pa dito nagtatapos yung kwento ni John Santos at ni John Regala, dahil nag-volunteer si Idol Raffy na siya ang sasagot para makapagpa-DNA test si John Regala at itong si John Santos. At dito malalaman talaga kung mag-ama nga sila. So iwasan na lang siguro natin muna mag-comment. Antayin na lang talaga natin yung magiging result ng DNA test. At kung sakasakali man nalalabas doon na anak na siya talaga ni John Regala, eh di mas maganda, di ba? Kumbaga nasa Pilipinas din kasi, nasa Batangas lang itong si John Santos. So pwedeng-pwede na bilang anak, siya yung mag-aalaga sa tatay niya. Kasi iba pa rin talaga pag kapamilya mo yung mag-aalaga sa'yo, di ba? Kesa sa mga tao na hindi mo kaano-ano. Although malaking tulong itong binibigay ng yaya ni Aurina at ng asawa niya, dahil napakahina na ni John, di ba? Parang hirap na maglakad. So ang makasama sila ni John Regala sa tinitirhan niya ay napakalaking tulong na ito. So lumabas din sa balita na isinugod si John Regala sa ospital dahil nakaranas daw ito ng matinding sakit. So agad siyang dinala sa ospital, at naglabas nga ng medical report itong si Doktora Melissa Sinchonko. So ayon kay Doktora Sinchonko, kinuna ng blood chem si John Regala. At nung lumabas nga yung result, sabi nga ni Doktora ay hindi maganda yung result. Lumalabas kasi dun sa result na hindi maayos yung creatinine level ni John at yung kanyang liver functions, yung tungkol sa atay niya. Dahil sabi nga ni Doktora, medyo malala na talaga itong liver cirrhosis ni John Regala. So pag sinabi kasi nating hindi maganda yung creatinine level, sa tingin ko ang sinasabi nito ay yung pagkakaroon ng damage sa kidneys. So kumbaga, hindi na maganda yung functions ng kidneys at ng liver ni John Regala. So sabi ni Doktora, kailangan gawan pa siya ng maraming test at kailangan pa siyang i-ultrasound. So ang nangyari pala, nung dinala siya sa ospital, hindi siya pwedeng ma-confine doon dahil puno. Alam natin, karamihan ng mga hospital ngayon ay puno, at hindi rin siya pwedeng ihalo dahil maraming patients doon ang positive sa COVID-19. At alam natin, high risk si John Regala dahil hindi na maganda yung immune system niya, madali na siyang mahawa. Kung kaya, hindi siya na-i-admit doon sa hospital at ibinalik na lang muna siya sa bahay niya sa May Central Condominium na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. So sinabi ni Doktora na kahit nasa bahay lang niya si John, kailangan ito ng close monitoring. So kailangan bantayan talaga siya lagi. Kumbaga talagang hindi na maganda yung lagay ni John Regala. Parang nakakaawa at napakahirap na pala ng sitwasyon niya ngayon. Tapos napakahirap pa dahil sa bahay, di ba? Unlike kung nasa hospital siya, di ba? Kung magkaroon man ng emergency, andoon yung mga gamit na pwedeng gamitin agad-agad.
kesa kung sa bahay siya, kailangan pa siyang ibiyahe, di ba? So, baka maantala at alam natin pag mga emergency, seconds lang, pwedeng mawala ang buhay ng isang tao. Well, let's pray na hindi mangyari ito at sana nga mahanapan siya ng room sa hospital para may admit na lang siya doon at mas madaling i-monitor yung kalagayan niya. Marami din ang nagpadala ng tulong kay John Regala. In fact, ito ngang si Ronnie Ong, yung party list representative ng Ang Probinsyano. Sabi niya, willing siya na bigyan ng pamasahe yung mag-ina si Aurina at saka si John Paul para makauwi ng Pilipinas at nang magkita sila ni John Regala. Pero sa tingin ko, hindi naman pamasahe yung problema nila Aurina kasi maganda naman yung trabaho ni Aurina sa Amerika. May trabaho na rin ito si John Paul, di ba? So, ang problema kasi talaga ay itong pandemya. Alam natin na hindi ganun kadali bumiyahe ngayon. Napakadaming protocols ang pagdadaanan mo. At hindi ko rin alam kung may direct flight na ba from US to the Philippines. Kung bukas na ba yung flight. At aside pa dito, nangako rin si Party List Representative Ronnie Ong na buwan-buwan ay bibigyan nila ng ayuda si John Regala ng 20,000. So, katulong niya dito si Senator Lito Lapid. So aside kay na Senator Lito Lapid at kay Representative Ronnie Ong, mga ibang tao pa na tumulong sa kanya ay sina Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Richard Gomez, dating Pangulong Erap Estrada, sina Chucky Dreyfus, eto nga sina Nadia Montenegro at marami pang iba. At inilagay din dun sa report na si Senator Amy Marcos ay gumagawa ng paraan para ma-i-admit si John Regala either sa National Kidney Center daw or sa Philippine Heart Center. Sana nga magawa nito ng paraan, although medyo mahirap nga dahil punuan ng mga hospital ngayon at karamihan ng mga pasyente na ina-admit ngayon ay mga positibo sa COVID-19. So yun yung isa sa mga balakid kung bakit mahirap may admit si John Regala sa mga hospital. So talagang hindi nga pala na talaga maganda yung lagay ni John Regala ngayon. At sinabi rin dito na yung pamamaga ng paa niya ay dahil hindi na nagpa-function ng mabuti yung liver niya. Matagal din yata kasing napabayaan talaga yung liver cirrhosis ni John. At nasabi nga niya dati, di ba, na ang sabi ng doktor sa kanya, usually ang tanning lang ng isang taong may liver cirrhosis ay 5 taon. At sabi nga ni John Regala ay mapalad na siya at ito ay pang-6 na taon na niya. So hopefully, yung ibang test na gagawin sa kanya at yung ultrasound ay magiging maganda yung result. Nakakalungkot makita, no? Yung isang dating sikat na action star at sikat na kontrabida ay nagiging ganito yung buhay niya ngayon. Kung titingnan natin siya physically, napakalayo na sa dating itsura niya. Parang bumagsak na kasi talaga yung katawan niya. At hindi na siya nakakalakad na hindi siya inaalalayan. So talagang hirap siya sa buhay niya ngayon. Hindi lang sa pinansyal, kundi pati sa kanyang kalusugan. So let's hope and pray na sana nga makarecover pa itong si John Regala at madugtungan pa yung buhay niya. At mabigyan pa siya ng pagkakataon na makapiling si John Paul Kiefer, yung biological son niya. At kung yung result ng DNA test ni John Santos ay magpapatunay na anak rin siya ni John Regala, at least may oras pa si John Regala na makabawi sa mga pagkukulang niya bilang ama dito sa mga anak niya. So that's it for now, mga kaibigan. Update lang ito sa kalusugan ni John Regala ayon sa medical report na inilabas ni Dr. Melissa Sinchongko. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell para pag may mga bagong update ako, manonotify kayo. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dun sa isang channel ko, please subscribe to my other channel, Chinoy Dubai. Once again, thank you for watching. Ingat kayo palagi, and God bless.